Alam mo, meron ako isang pupunahing vlogger. Ito yung vlogger na ito ay tinawag nilang tambaluslos na Pinoy. Ay mga netizen tinawag nilang tambaluslos na Pinoy. Tay, bakit tambaluslos? Actually, ako ayokong tawagin tambaluslos na Pinoy. Gusto ko alam mo gusto mo itawag dito, ha? Alam niyo ano? Tahimik na Pinoy. Bakit? Napatahimik na. Dati ang dal nito, itong vlogger na ito, ha? Papakita ko sa inyo. Ay, hindi pala, mali. Hindi yan, diyan. Oh, ayan. Ayan oh. Dati ang dal niyan, pag may mali, talagang makapo na 'yan, oh, oh ha. Did the DOT plagiarize the South African commercial? You be the judge. 'Di ba? Dal. Oh. Eh, alam mo na, kailangan may attack, may kayo nang bahala. Oh, eto pa dati, oh, sabi niya, note, galit na galit ito. Parang si Attorney Libayan ito. Kung si Attorney Libayan galit na galit kay Tulpo, ito naman galit na galit sa PCO. Alam ko kung bakit. Kinaliwanag ko na dati, pero gusto ko na ulitin. Ha? Galit na galit sa PCO noon. Kasi nga, si Mocha kasi, kasalanan ni Mocha yan. Bakit ka kasi kinuha dyan? Sabi dito, note that these are just 4 na basic Q&A errors ng video. Hindi ko binubusisiyang lagay na yan dahil ayoko ma-stroke. Seriously, with billions in funding, is this the best we can get? Horrified. Oh. Isipin nyo yan. Dati, ang daldal niya pag nagkakamali ang mga ahensya ng gobyerno. Remember, ang pinagkaiba lang nito, yung ngayon, ang sinisisi niya DDB. Oh. Kasalanan daw ng DDB. Don't ever forget yung mga panahon na nagkakamali ang mga PCOO, DOT. Ang pinagkaiba noon, hindi tayo naninisi ng agency. Laging inaako nung particular na departamento na 'yon. Hindi ba nagtututuro? Nagkataon lang etong DOT nagtututuro ng iba. So siya nakisali rin, nagturo ng iba. Dito mo makikita kung anong klaseng vlogger itong si Thinking Pinoy. Thinking Pinoy, eto may tanong lang ako sa iyo. Natatakot kang tirahin ang DOT? Bakit? Mahal na mahal mo ba? Gaano kamahal? Oh. Hindi ako nagtatanong lang ah. Bakit? Dahil ba project 'yan ni Ma'am Shi? At syempre, sabi mo nga. Sabi mo, hindi ako nagsabi ah. Do not bite the hands that feeds you. Ikaw nagsabi niyan. Wala pa lang speed. Ikaw nagsabi niyan, di ako. 'Di ba? So, yun bang ginagawa mo ngayon? Ako, nagtatanong lang, di ba? Inaakusahan ka ni Maharlika. Si Maharlika, oh, hindi ako, ah. Si Maharlika. Inaakusahan ka na yung ginagastos mo daw dyan sa kusang ka bang lupalop, ah, eh yan daw ay biyaya mula sa kataas-taasang high society. Yan sinasabi ni Maharlika. Di ba? Kesa may manager ka daw. Saan ka nakakita ng vlogger na may manager? Manager, mga artist lang eh. May manager. Oh. Ikaw ba ay binibiyayaan ng manager? Oh, ha? Oh. Hindi ako, nagtatanong lang ako. Kasi, ay, alam mo naman, ha? Alam mo naman, iba na usapan ngayon pagka meron ng sumapal. Dito mo makikita, kaya kasi nasabi ko sa inyo eh, napaka-importante nito eh. Dito nyo makikita na yung mga vlogger na walang prinsipyo, nagdodoble kara. Isipin nyo ha, ang layo eh, ang layo ng comparison niya dati. Dito, galit na galit siya, oo. Ngayon, wala na. Kaya dapat palitan na pangalan mo. Tahimik na Pinoy. Pinatahimik ka na. Oh. Gaano ba kahalaga yung
pagtahimik mo? Hindi, ako nagtatanong lang ha, thinking, tahimik na Pinoy. Gaano ba kahalaga ang pagtahimik mo at hindi ka na bumabanat? Ang dami ng mga tao, ang dami ng tao yung sasabi diyan, no? O tipi, tinapalang Pinoy. Ano tinapalang Pinoy? Eh baka, hindi, kasi ako, ah, hindi, ako ayoko maniwala dyan. Ayoko maniwala doon sinasabi ni Marlica na pinaaral ka daw dyan sa kusang kamang lupalo. Muntakin mo. Hindi ah. Okay lang yung magbakasyon eh. Dati nga nakaka, ano, sabi nga nila dati, di ba, ako di ako naniniwala noon eh, noon dati na tuta ka daw ng mga politiko kaya naliligo ka lang sa Singapore. Uwi ka dito. Ako di ako naniniwala doon. Ayoko maniwala doon na binibigyan ka lang daw ng mga politiko ha para tapos nagbabakasyon ka kasi una-una dali-dali naman magbakasyon, ang dami naman mga piece of fare diyan. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala doon. 'Di ba? Oh, 'yun talaga. Pero nung tumira ka na sa ibang bansa nang wala ka namang ibang trabaho kundi mag-vlog. Oh. Talo ka pa nga sa recent mong nakaso. Tapos ang akusasyon sa iyo ha, di umano nila Maharlika, hindi ako ha, sila Maharlika, eh ikaw daw ipinapalamon diyan, pinagpapaaral diyan para tumahimik ka lang. Gaano ka totoo 'yun? Ha? Tahimik na Pinoy. Asan ang prinsipyo mo daw hinahanap, natago? Naiwan mo? Naiwan mo ba sa Pilipinas yung prinsipyo mo? Nagtatanong lang ako ha, tahimik na Pinoy. Naiwan na ba sa lungga mo dito sa Metro Manila yung prinsipyo mo? O naisupot mo na? Ha, tuition ni Pinoy? Eh, grabe naman kayo. Sabagay. Muntakin mo, vlogger ka tapos tumira ka na sa ibang bansa para mag-aral. Hindi, baka naman mura lang yung pag-aaral sa ibang bansa. Siguro tig-isang libo lang yan kada araw. Hindi, tanong ko sa inyo, kayo mga nasa ibang bansa, mura lang ba mag-aaral sa ibang bansa? Ay, nako, grabe. Bagman? Sinong bagman? Ay, ayoko naman maniwala sa ganyan. 150 pesos per sem? Grabe naman. Millions and tuition fee, di pakasali allowance niyan. Sus, panis. Magkano ba loto ngayon? Panis pala yan. Millions lang pala, sus. Anyan ba si Boss Dada? Boss Dada! Gising, wag mo akong tulugan! Kung ikaw ba, bigyan ng millions, tatahimik ka ba? Sa mga kapalpakan ng gobyerno? Diba? Eh, ako, kahit bigyan ako ng million, net-net nyo. Oh. Bigyan ko pa kayo ng billions. Tulog na si Dada, oh. Pag nakahigaya, humihilik na kagad yan. Hindi, ako sigurado ako ha. Cost of living sa UK mahal. Tama kayo dyan. Ako kasi nagpunta kami, nag-tour kami noon dalawang beses. Grabe ho ang mga bayarin sa ano. Yung isang kain mo na mapibili mo sa convenience store, mahalagang 700 pesos. Convenience store yun, ha? Scholar? Maniwala ka, scholar. Di nga nakano yun dito. Paano nag-scholar to? Yung ba, yun ba ang justification niya? Scholar daw siya? Scholar Nino. Kasi iba yung scholar na dahil matalino ka. Ay, de, duda ako dun, ha? Duda ako dun. Pero yung scholar na pinag-aral ka ng ibang politiko. Kasi mga politiko may mga scholar yan. Yung iba nga magaganda pa, eh. Diba? Pagka tuwing ano niya, birthday niya, ang daming pinupunta ang scholar niya. Kaya nga, TP, tinatanong tuloy ng taong bayan ngayon, gaano ba kahalaga yung pagpunta mo dyan? At na, naiwan mo na dito yung iyong tapang. Anong nangyari?
tahimik ka na. At yung palusot mo na DDB ang may kasalanan, sorry, pero hindi bebenta yan sa amin. Tanga lang magsasabi niyan. Yung kasalanan ng agency, walang kasalanan ng departamento. Ay sus, anak ng weting na palusot yan.